Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story, sa video na ito, ay inyong matutunghayan. Ang isa sa mga sikat na Korean action film noong 2014, ito ang action crime movie na may pamagat na For the Emperor. Siya ang ating bida na si Juan, isa siyang professional baseball player. Isa rin siya sa mga magaling na atleta sa bansa, pero sa mga huli nitong laban ay kapansin-pansin na lagi silang natatalo. Ang kanyang mga teammates at fan ay sobrang nadismaya sa mga performance nito sa mga huling laban. Lumalabas na sinasadya nitong magbenta ng laro para kumita ito ng mas malaki sa mga underground betting site at makikita din na ang mga miyembro ng gang ang may pasimuno sa mga ito. Pagkatapos niyang makuha ang mga perang parte niya sa gabing iyon ay biglang dumating ang mga pulis at inaresto ang lahat ng tao sa iligal na tayaan. Nagmadaling tumakas si Juan sa mga ito ngunit pati siya ay nadakip ng mga pulis. Agad na kumalat ang balita kaya lahat ng kanyang fan ay lubhang nagalit sa kanya. Kinabukasan ay pinalaya na siya sa kulungan sa tulong ng hindi niya kilalang abogado. Hindi na nagtanong pa si Juan at agad nang umalis upang magpunta sa kanyang katransaksyon para kuhanin ang kanyang iba pang pera. Pagdating niya sa lugar ay nakita niya na binubugbog ito ng mga miyembro ng mafia dahil may utang pala ito sa kanila at ang kanilang leader ay si Kyung Soo. Dahil ginugulpi nila ang katransaksyon ni Juan ay sinugod niya ang mga mafia na ito. Makikita na sobrang husay palang makipaglaban ni Juan at nagawa niyang mapabagsak ang apat na nasabing mafia. Pero hindi alam ni Juan na si Kyung Soo pala ang isa sa tumulong sa kanya na makalabas sa kulungan. Kaya nang malaman ito ni Juan ay binisita niya ito sa ospital at humingi ng paumanhin sa ginawa niya sa kanila. Tinanggap naman ito ni Kyung Soo ngunit humingi din ito ng kabayaran sa mga ginawa niya. Nang papalabas na si Juan sa kwarto ay nadaanan niya ang big boss ng mafia na si Sangha na may-ari din ng malaking loan company. Lumalabas na kilala nito si Juan kahit hindi pa siya kilala ng binatang ito dahil si Sangha pala ang nag-utos na palayain siya sa kulungan. Isang araw habang natutulog si Juan sa baseball stadium ay sinundo siya ng mga tauhan ni Sangha. Pinaplano pala ng big boss na ito na kausapin si Juan at bigyan ng trabaho bilang taga-kolekta ng utang sa mga gangster. Sa una ay hindi pumayag ang binata ngunit sinabi ni Sangha na kailangan niyang bayaran ang paggulpi niya sa mga tauhan niya noong nakaraang araw. Kaya napilitan si Juan na sumunod dito at ang una niyang trabaho ay singilin ang isang kilabot na dating syndicate leader na si Rockfish. Nagyabang sila Kyung Soo na maghintay na lang muna sa labas at sinabing sila na ang bahala sa kanya. Ngunit nang makapasok sila Kyung Soo para maningil kay Rockfish ay pinaggugulpi lamang sila ng lalaking ito. Habang nagtatakbuhan ang iba nilang kasama ay sinugod naman mag-isa ni Juan ang nasabing lalaki at kanya itong napataob at nasingil ang utang nito. Lubos na nagulat si Kyung Soo sa lakas ng baseball player na ito. Nang makabalik sila sa headquarters ay binigyan siya ni Sangha ng perang reward dahil sa ginawang trabaho nito. Ngunit ibinalik lang ito ni Juan at sinabing ang perang ito na ang bayad sa utang niya sa pagbugbog niya kay Kyung Soo noong nakaraan at ayaw niya nang makipagtrabaho pa sa kanila. Pero agad na sagot ng big boss na ang kanyang career sa baseball ay sira na. At siya na lang ang makakapagbigay sa kanya ng madaming pera. Kaya nang mapagtantong lahat ito ni Juan ay nagdesisyon itong manatili sa pagtatrabaho para kay Sangha. Dahil sa pananatili ni Juan sa grupo ay nag-celebrate sila sa isang club at mula dito ay nakilala niya ang magandang babae na si Cha. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho sa nasabing club at agad na nahulog ang loob ni Juan sa babaeng ito. Nagpatuloy din sila Juan sa pag-e-enjoy bago siya sumabak sa mga training na ituturo sa kanya. Dahil sa tulong ni Kyung Soo ay hindi na nahirapan si Juan sa mga pamamaraan ng pagsingil ng utang. Binigyan din siya ng mga ito ng mamahaling kotse upang magmukhang kagalang-galang na tao. Isang gabi ay bigla siyang nakita ni Cha at tinanong siya nito kung may oras ba siya na lumabas silang dalawa. Hindi na sinayang ni Juan ang pagkakataon at lumabas silang dalawa. Kinaumagahan ay namasyal sila sa tabing dagat, sobrang saya ni Juan dahil kasama niya ang gusto niyang babae. Sa ilang saglit ng kanilang paglalakad ay may matandang lumapit kay Cha at nagsimula itong abusuhin ang babae gamit ang mga salita nito. Dahil sa mga sinabi nito ay nagalit si Juan kaya sinakal niya ang bastos na matanda. Agad naman siyang inawat ni Cha at umalis na sila sa lugar habang nakasakay sa kotse ni Juan. Nang makapunta sila sa apartment ni Juan ay kanilang pinagseluhan ang una nilang gabi na magkasama. Kahit ito pa lang ang unang beses nila magkasama ay ginawa agad nila ito.
Sa sumunod na araw ay ipinakilala ni Sangha si Juan sa isa niyang kaibigang big boss din ng mafia na si Han. Lumalabas na ito din ang matandang bastos na sinakal ni Juan noong nakaraang araw. Dahil sa gulat ay agad na nagbigay paggalang si Juan sa matandang ito. Hindi niya akalain na mas makapangyarihang mafia boss pala ang kanyang sinakal. Napagmitingan din ng dalawang mafia boss ang plano nilang pagtayo ng malaking building na gagawin nilang bagong headquarters. Samantala, si Juan ay gumaling na ng todo sa trabaho niyang ginagawa at natatapos niya ang mga trabaho nang walang nagiging problema kaya sobrang bumilib ang kanilang boss sa kanya. Makalipas ang 3 taon ay natapos na ang bagong building at headquarters ng kumpanya nila Sangha. Sa isang eksena ay pinatawag nila sa office si Juan upang kausapin ang kanilang boss. Lumalabas na alam pala ni Sangha ang relasyon niya kay Cha at gusto ng boss niyang ito na lumayo na sa babaeng ito dahil sa tingin niya ay makakasagabal lang ang babae sa trabaho nito. Dahil dito ay sumama ang loob ni Juan at pinabayaan niya ang kanyang mga trabaho kaya agad na ni-report ito ng isang tauhan ni Sangha at nagmungkahi ito na patayin na lang nila si Juan. Ngunit hindi ito gusto ng big boss at sa halip ay magbibigay na lang sila ng warning para kay Juan. Pinapakita lang nito na kung gaano karespetado at loyal ang kanilang boss sa mga tauhan niya. Ngunit sa kabila ng utos ni Sangha na iwasan na ang babaeng si Cha ay hindi pa rin sumusunod si Juan. Isang gabi ay kinausap siya ni Cha at sinabi nito na kaya siya nagtatrabaho sa club ay dahil mayroon siyang malaking utang sa kumpanya nila Sangha. Dahil dito ay nagpunta si Juan sa kanyang boss sa sumunod na araw at sinabi niya dito na siya na ang magbabayad sa lahat ng utang ni Cha. Agad namang pinayagan ito ni Sangha. Pagkatapos nito habang nasa kotse sila Sangha at Han ay sinalakay sila ng grupo ng gang. Makikita na ang mastermind sa pagsalakay na ito ay si Cutter na isa sa mga kinatatakutang mafia sa Korea na pinakulong nila Sangha noong nakaraang mga taon. Lubhang napakapanganib ng mundo ng mga mafia na kung saan ay pwede nilang ipakulong at patayin ang bawat isa para sa pera. Malalaman na alam na din pala nila Sangha ang paglaya ni Cutter ngunit hindi inasahan ng grupo nila na maghihiganti agad ito pagkalabas ng kulungan. Buti na lamang ay agad na dumating ang mga tauhan nila Sangha kaya nakatakas sila sa grupo ng mafia nila Cutter. Sa sumunod na araw ay nagpunta sila Sangha sa apartment nila Cha at mula dito ay pinagbantaan nila si Cha na lumayo na kay Juan dahil nakakasagabal lamang siya sa trabaho nito. Dahil sa mga nangyari ay natakot si Cha para sa buhay niya kaya napagpasyahan niya na mas mabuting iwasan na niya si Juan. Nang dumating ang binata sa apartment nito ay wala na siyang naabutan pa at napagtanto ni Juan na si Sangha ang may dahilan sa pag-alis ni Cha. Dahil dito ay napag-isipan na ni Juan na kumalas sa grupo nila Sangha ngunit bago niya gawin iyon ay mayroon silang misyon na dapat gawin upang sa ikatatahimik ng grupo nila. Nagpunta sila Juan kasama ang iba pa sa teritoryo ng mga kaaway na mafia na si Cutter at naghanda din sila ng mga kutsilyo na gagamitin nilang armas. Sa pangunguna ni Juan ay sumugod sila sa apartment ng mga ito at mag-isa niyang sinimulang tapusin ang bawat miyembro ng kaaway na mafia. Habang ang iba niyang kasama naman ang nagliligpit sa mga iba pang miyembro sa building, makikita na mula sa pangunguna ni Juan ay hindi naging handa ang mga kaaway sa ginawa nilang pagsalakay at kanilang inubos ang lahat ng mga ito sa nasabing building apartment, at ni isa ay wala silang pinatawad maging sino pa man sila basta miyembro sila ng kanilang kaaway na grupo. Nagawa nilang maubos ang mga ito ngunit wala dito ang leader nilang si Cutter. Lumalabas na mag-isa pala nitong kinidnap at dinala sa isang isla ang kanilang boss na si Sangha upang ituloy ang paghihiganti niya dito. Samantala sa ibang lugar, nalaman na nila Juan ang lokasyon ng pinagdalhan ng kanilang boss na kinidnap, kaya agad na nagpunta dito si Juan. Pagdating niya sa lugar ay nakaharap niya si Cutter. Dahil sa laki at lakas ni Cutter ay nahirapan ng todo si Juan, ngunit sa ilang saglit ay nagawa niya itong mapataob at dahil na rin sa galit niya ay nilibing pa niya ito ng buhay. Sa sumunod na eksena makikita na nakasakay sila sa isang yate na pauwi sa kanilang lugar. Habang nagpapahinga ang dalawa ay humingi ng pasasalamat si Sangha at kanya na ring sinabi kay Juan ang lokasyon ng kanyang nobya na si Cha. Nakwento din ito na noon habang ginagawa nila ang kanilang trabaho ay may nakaharap silang bata na buong tapang silang nilabanan, at nang kanyang inawat ito upang ibigay ang isang bola ng baseball ay napagdesisyonan na niyang i-recruit ang bata kapag lumaki na ito.
Lumalabas pala na ang batang iyon ay walang iba kung hindi si Juan. Sa huli ay lumalabas na lahat pala ng mga nangyari sa buhay ni Juan mula sa pagiging sikat na baseball player nito at pagbebenta nito ng laro at maging sa pagkakahuli sa kanya ng mga pulis ay plano lahat ni Sangha para magkatagpo ulit sila at gawing isang respetadong mafia boss sa hinaharap. Special shoutout nga pala sa Gaitan family from Iloilo, shoutout din kay Black Dream, shoutout kay Dracius Chohiro at sa huli shoutout din kay Pirate Gamer 123.